Ito yung ilog rito, tinubuan na ng water lily pati yung gitna. Nagpas tayo sa stoplight ng ano, Highway 2000, halos 200 mahigit na segundo yung paghihintay. So malapit na nating makita yung arko ng Angono, guys. Nasa pagitan na tayo ng Taytay at saka Angono. So yan nga mga boss, madilim na. Saan na yung headlight natin? Ayan, oh. Makikita nyo kapag ina-high beam natin. Ayan, oh. Bumabangga sa sasakyan. Isa magandang hapon sa inyo, Scoria Moto Vlog, nagbabalik. So papunta tayo ngayon ng Parisal. So guys, oh, tignan nyo itong parking dito. 40 pesos lang yan, maghapon na. Tapos pwede ka pang umalis, pwede ka rin bumalik. Kumbaga yung 40 pesos mo, flat rate na yun. So paalis na tayo rito guys sa Ortigas. Dito sa may tapat ng Tektite. Ito yung parking. So Friday ngayon, sigurado expect natin na matraffic. At lalaban na naman tayo sa mga singitan, gitan. So ganyan ang buhay ng mga rider. Time check muna tayo, 5:15 ng hapon. So sigurado gagabi na naman tayo pag uwi. Siguro mga parting nasa Binangonan, madilim na siguro yan. Makikita natin guys kung gaano kadilim. Kumbaga kailangan talaga nating magpakabit ng ano, mini driving light sa motor natin. Kasi hindi kaya ng stock yung ano, yung ilaw. Sobrang mahina siya. Kaya yung iba mga naglalagay talaga ng ano eh, ng additional na accessories para sa ilaw. Kasi hindi kaya. Lalo kapag mahilig ka mag long ride o kaya mas madalas kang umuwi ng madilim. So advisable talaga na maglagay. Tayo sa isang congestion. Nakatawid na tayo sa may Julio Vargas sa may C5. So nandito tayo sa may Ugong. Dito sa may Pasig. So ang goal naman natin ngayon, makarating dito sa may floodway. Daan dito sa may bunga naman. Napakalupit ng mga traffic dito. Dapat talaga discarding singit na malupit. Kumbaga singit-singit na may konting pag-iingat. Hindi naman porket nakamotor ka eh, kaya mo nang singitan yung mga nakakotse, di ba? So kailangan be responsible na lang lagi pag singit. So guys, yung mga nagiging biyahe natin araw-araw from Morong Pasig to Pasig Morong. So ang isang way natin ay naglalaro sa 36 kilometers. So kapag ino natin, dinoble natin yung balikan. 36 bali nasa ano? 36 plus 36, 52 eh, di ba? So nasa hindi. 36 plus 36 72. Diba? 72 kilometers araw-araw yung binabiyahe ni Mio Gravis. Bukod pa sa mga ine-area natin, minsan naglalalamog tayo. So talagang napakatibay, napaka-solid. Sulit nitong motor na to guys. Ilan na ba tinakbo nito? Ayan no? 76,258. Ang lupit, diba? So ito mga paps, palabas na tayo ng floodway ngayon. Papunta na ng Kaintato. Ito yung ilog rito, tinubuan na ng water lily pati yung gitna. Ito nga pala yung F. Legazpi Javier Bridge. Makalabas lang tayo dyan, okay na. Panibagong bakbakan na naman yan hanggang doon yan sa Highway 2000 sa may Taytay. Dapat kasi hindi pinapadaanan ng truck to eh. Ang liit na kasi ng kalsada na to. Tsaka ano, parang hindi na nagkakaroon ng operation yung government ng Kaintari ito. Marami na namang ano, nakapark sa gilid. Ginagawa na naman parking kaya nagkakaroon ng maraming obstruction. So ito, boundary na ito ng Pasig tsaka Kainta. Unti-unti nang dumidilim, unti-unti nang lumulubog yung araw. So masisilayan natin kung ano nga ba talaga yung itsura ng
ilaw ni Mio, grabis guys kapag gabi. Alam niya, in-adjust ko to eh. Merong ano, tutorial sa YouTube kung paano mag-adjust ng ano, ng headlight. Nandito tayo ngayon sa Highway 2000. So tignan niyo yung ano rito. Yung traffic light. Halos 199 seconds tapos hindi pa gumagalaw. Ganyan kalupit 'yan. Pwede kang maghugas ng pinggan eh, no. Yan mga paps, nakalagpas tayo sa stoplight ng ano, Highway 2000. Halos 200 mahigit na segundo yung paghihintay. So ito, susunod na traffic nito sa bayan na siguro ng Angono. Pero mas maganda yung posisyon natin, nasa unahan tayo ng traffic light. Medyo makakahataw-hataw tayo ng konti. Pero yung takbo lang natin, wala pang 60 oh. Kasi kapag halos nakasabay mo yung mga ibang motor dyan, ratratan na mga ratratan, habulin ka. So malapit na natin makita yung arko ng Angono guys. Nasa pagitan na tayo ng Taytay at saka Angono. So ito, medyo mabilis-bilis yung mga sasakyan ngayon dito. Kapag naiwan kasi natin yung traffic sa likod, ibig sabihin yung congestion nasa likod, so kukunti pa yung mga sasakyan na papauwi sa lugar na to. Kaya ito, medyo nakakahataw-hataw tayo. Medyo babagal na lang yan pagdating sa may kabayanan o kaya yung daan na papuntang mahabang parang. Welcome to Angono, Rizal, the capital art or art capital of the Philippines. Tsaka yung mga Gigantes Festival. So dito yan ginaganap lagi. So yan nga mga boss, madilim na. Asan na yung headlight natin? Ayan, oh. Kita nyo kapag ina-high beam natin. Ayan, oh. Bumabangga sa sasakyan. Talagang required kapag gamit mo si Mio Gravy sa long ride tapos aabutin ka ng gabi. Advisable talaga na gumamit tayo ng mini driving light o kaya ibang mga accessories na magdadagdag liwanag sa daan natin guys. Kasi kapag hindi mo kabisado yung terrain o yung daan, pwede kang mabulaga sa mga lubak. Hindi mo makikita, lalo kapag basa yung kalsada. Masyadong dark yung mga asfalto. So time check. Uy, alas 6 na, no? Umalis tayo kanina ng alas 5 sa Ortigas. Tapos andito pa lang tayo sa ano, sa Binangonan. Sa sobrang traffic, nagiging mahaba. Parang ang tagal ng biyahe, di ba? Buti na lang nakamotor tayo. Pero minsan kahit nakamotor, hirap pa rin eh. Lalo na kapag ganyan, no? Masyadong ano, congestion. Dapat talaga kapag papasok ka or aalis ka ng opisina, mas maaga dapat. Pag inabutan ka ng rush hour sa daan, yari ka na. May mga appointment ka. Ayan o, palalim na naman palalim ang gabi. Nandito pa rin tayo sa Binangonan. Uy, napakarami ng mga lady rider ngayon. No? Mga malulupit na mga lady rider. Marami na tayong nakikita niyan, lalo sa mga parteng Ortigas guys. Kasi napakasal naman talaga ng ano eh, ng traffic. Talagang kailangan magsakripisyo ka, magpractice ka ng pagdadrive, di ba? Kasi di ba sabi nga, time is gold. Kaya kung mauubos lang yung oras mo sa traffic na nakasakay ka sa jeep, sa FX, parang yung pagiging productivity mo bilang isang empleyado, bilang isang tao, nababawasan. Ito, kapag sa mga ganitong lugar, kahit madilim, okay lang mag-drive kasi may mga ilaw yung mga bahay, may mga ilaw yung mga kasabay mo. Pero kapag nadaan ka sa mga liblib, tulad mamaya sa dadaanan natin sa diversion road, may part doon talaga guys na sobrang dilim. Talaga minsan hindi mo makita yung kalsada eh. Mahina kasi talaga yung ilaw nito ni Mio Gravis. Kumbaga isa ito sa mga issue sa mga bibili ng Mio Gravis. O kaya halos lahat naman ng mga headlight talaga, mahihina yung mga yan, yung mga standard. Kailangan talagang magpakabit ng MDL. Pero pag magpapakabit kayo sa mga marunong tsaka mga trusted na
mechanic. Ayan guys, so kahit ganyan sana na ano, mini driving light na ganyan, no, yung nasa Honda Click, yung may high end low, medyo malakas din 'yo, yung low niya kulay yellow. Magpapakabit din tayo ng ganyan. Pag nagka-budget. Kailangan talaga eh, mahirap. Pag ano, mahina ang ilaw. So guys, nasa Binangonan Highway na tayo. Ito yung tinatawag nilang triple highway. Hindi ko lang alam kung bakit tinawag nilang ganun. Siguro, gawa ng marami na tayong nadaan ng highway. Highway sa Taytay, highway rito sa may Angono, tsaka rito sa highway sa may munisipyo, itong highway. Yung tagusan ng mga triangle. Kasi iniwasan ito yung kabayanan talaga eh. Yan, okay na nga sana yung ganyang ano, ilaw lang oh. So ewan ko lang guys ha, kung may nakikita kayo rito sa ano natin, sa video natin. Madilim na, yahay natin. Yun, nadagdagan ng kaunti. Pero okay na rin oh, kapag basta walang ulan guys, okay ang ilaw na yan. Pero kapag umuulan, halos hindi mo makita yung sahig o yung kalsada ng ano eh, ng highway. Talagang sobrang hina. Isa sa mga issue talaga yan. So guys, eto rito yung sisilbing ilaw, yung mga nasa poste. LED na solar light. Kapag ano, automatic na bumubukas kapag gabi na. So paahon tayo rito sa diversion road ng Cardona guys. Dito may mga ilaw na rin dito eh. May mga project na rin yung local government dyan. Dati sobrang dilim dyan. Halos talagang nakakatakot dumaan yan. May mga ilaw na nakikita na. So ito isa sa mga matatarik na daan to. Oo. 33 km per hour yung takbo natin no, habang umaakyat. Huwag ka lang mabibitin rito. Lalo kapag naka-tricycle ka guys. Tsaka accident prone area. Itong lugar na to. Maraming nawawala ng preno dyan. Wataw yung ano. Mga kotseng itim. So ito guys oh. Madilim. Hindi talaga kaya. Hindi nadaan natin. Medyo may konting zigzag to eh. Tapos nito isang mahabang pababa na tuwid. Ayan o. So ganyan lang yung ate ilaw. Hindi na muna tayo magpapagas. 2 bar po. Kanina pa ako nagpagas. Kaninang umaga. So galing na tayo ng Maynila. Nakaikot tayo. May 2 bars pa na natira. Isa sa mga ano yan, nagustuhan ko rito kay Mio Gravis. Yung fuel economy niya. All the way. Balikan ko 200 kasi pinang area ko pa. At may tira pa na 2 bar. So ito ha, kaliwa na tayo rito. Papunta ng kabayanan ng Morong Rizal guys. Uy, naka Raider 150. Namiss ko talaga yung Raider ko. Hindi lang talaga malakas sa gas yan. Talagang hindi ko ibebenta yun. So guys, salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi sa biyahe ko na to. At kung nagustuhan mo yung video ko, please don't forget to subscribe, like and share. At saka pakipindot na rin yung notification bell para updated ka sa bagong video ng Escoria Motovlog. So hanggang sa muli guys, hanggang sa susunod na upload ni Escoria Motovlog. At lagi po tayo mag-ingat sa mga bumabiyay pa uwi. Doble ingat talaga tayo. Huwag tayo maging kaskasero. Huwag tayo overtake ng overtake. So hanggang sa muli guys, Escoria Motovlog, ang inyo pong lingkod.